Kamusta mga Lodi? Welcome back sa aming channel, Wagas TV. For today's video, ang ibabahagi ko po sa inyo ay mula sa kwento ng Biblia, ang babaeng nagkasala ng pangangalo niya. Ito ay mula sa aklat ni Juan, chapter 8, verse 1 to 11. Ang babaeng nagkasala ng pangangalo niya. Si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Sa pagbubok ng liwayway, siya ay muling pumunta sa templo. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. Siya ay umupo at tinuruan sila. Dinala sa kanya ng mga guro ng kautusan at ng mga pariseyo ang isang babae na nahuling nangangalo niya. Nilagay nila siya sa kalagitnaan. Sinabi nila sa kanya, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalo niya. Iniutos sa amin ni Moises sa kautusan na batuhin ang katulad nito. Ano ang masasabi mo?" Ito'y kanilang sinabi upang subukin siya nang mayroon silang maiparatang laban sa kanya. Yumukot si Jesus, sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Sa patuloy nilang magtatanong sa kanya, ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya." Siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila na nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi. Dahil dito, sila ay isa-isang lumabas simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus, ay wala na nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, nasaan ang mga nagsasaktan sa iyo? Wala bang humatol sa iyo?" Sinabi niya, "Wala, Ginoo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo. Umayo ka at huwag nang magkasala muli." Sana nagustuhan niyo ang ating kwentong itinalakay na mula sa kwento ng Biblia. Paki-like, subscribe, and share na rin po. Maraming salamat sa inyong suporta. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At laging tatandaan, kung may wastong kaalaman, ito ay gabay tungo sa pagbabago at kaunlaran. Bago po tayo magtapos mga Lodi, shoutout po muna kay Ka Tony Butingting Channel. Salamat sa iyong suporta. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Panginoon.